Oh, dumami mga kababayan yung jobless sa ating bansa. What? Sabi rito sa balita, 9.6 million jobless in December, up 800,000 from October. Oh, paano anya yan, Mr. Maravillas? Inutil yata yung Pangulo mong si Junior. Before natin mga kababayan na ano, before nating husgahan, tingnan muna nating maigi kung bakit siya ganyan. December po siya last year. From October to December, mas na dumami, dumagdag mga kababayan yung jobless. But before mga kababayan na we continue with our discussion ngayon, click subscribe mo na po. And like and share na rin po ninyo itong ating video at hit the notification bell para lagi kayong updated ng mga balita sa ating paligid. Ito yung balita mga kababayan, ibigay ko muna sa inyo galing po sa Philippine Manila Standard. 9.6 million jobless in December, up 800,000 from October daw. What? Dumami niya, Mr. Maravillas. Inutil yata niya yung mga interventions ng gobyerno. What? Inutil niya si Junior. Ito po, December. Epekto pa po ito, mga kababayan, ng lockdowns ni President Digong. What? Yung pandemonium, siyempre, lockdown ng lockdown, nawala ng trabaho, hindi pa man na ano, hindi pa nakaka-recover ng maigi yung mga negosyo. So, kukunti pa lang mga kababayan yung mga negosyong nakaka-recover. So, it is the expected consequences ng mga aksyon na ginawa ng previous administration in relation sa pandemonium po. Malinaw, mga kakampon. Anyway, sabi rito, about 9.6 million of the adult labor force in the Philippines were jobless as of December last year, up by about 800,000 from the last survey period 2 months prior, sabi po sa latest survey na ginawa ng Social Weather Station. The estimated numbers of jobless are 9.6 million in December 2022 and 8.8 million in October 2022. So the poll comes on the heels of data released by the Philippine Statistics Authority, which said the country's unemployment rate dropped to 4.3% in December 2022. Significantly lower than the 6.6% registered a year ago. So, ang ibig sabihin po, gumanda na rin po, mga kababayan, kahit papano, as compared to last year, na yung unemployment po, nag-register ng 6.6%. So, last year, mga kababayan, December last year, 4.3% na lang. So, di ba may improvement po? Kasi pag sa biglang tingin, hindi natin masyadong inunawa yung balita, lumala. Di ba? Lumala mga kababayan kasi dumagdag. Pero pag kinumpirmo mo, mga kababayan, yung data from last year, ayun pala, nag-improve yung ating kalagayan. O ngayon, ano yung rason nito, mga kababayan? O ito, yung paliwanag. The latest jobless rate, however, was slightly higher compared to the all-time low of 4.2% in November 2022 as job losses were recorded in the agriculture sector due to recent weather disturbances
sabi po ng Philippine Statistics Authority. So beyond our ano, beyond our control, kasi natural calamities yung tumama. So sabi rito mga kababayan, it was an improvement compared to 2021. Whereas the annual average joblessness fell from 35.0% in Metro Manila, 27.8% in Balanse Luzon, and 22.5% in the Visayas, but stayed at 9.0% in Mindanao. Ah, ganun pala niya, Mr. Maravillas. Ganun po yon, mga kababayan. Kaya before na gamitin ito ng mga ng mga critics ng Pangulong Bongbong Marcos, unahan na natin po. Ulitin natin ha, nag-improve po yung kalagayan ng mga walang trabaho as compared to last year. So ito yung dahilan mga kababayan kung bakit yung ating Pangulong Bongbong Marcos walang tigil sa kanyang efforts na ma-improve yung kalagayan natin, ma-address itong joblessness sa ating bansa sa pamamagitan ng pag-invite ng mga negosyo na mag-invest dito po sa Pilipinas. At ngayon nga po, yung ating Pangulo nasa Japan. And ito yung latest na nakuha na pledges galing po sa Japan. Ito. Ano sabi rito po? Japan vows 250 billion to Philippine 250 billion pesos to Philippine development. Loan investment pledges for Philippines to attain upper middle income status. Ang target mga kababayan ay ma-achieve natin ang upper middle income status. So, sabi rito sa balita, Japan pledged 600 billion yen or about 250 billion pesos in official development assistance in private sector investment to the Philippines on Thursday, as it vowed to provide dynamic support in helping its longtime ally attain upper middle income country status by 2025. So yun ang goal mga kababayan. And yung 2025 po, that is ano, 2 years from now. Ngayon, wag lang sana na magkagulo dito sa region natin. Kasi, di ba, mga kababayan, sabi ng isang senior US general, they will fight before 2025 with China over Taiwan. Kaya nga din po, tayo'y nagre-ready din dito sa ating bansa for fear na baka madamay tayo po because we have our security, defense and security agreement sa Amerika. Di ba yung ganon? And we're strengthening our defense cooperation with Japan. Yun din ang isa sa purpose ng pagbisita ng ating Pangulong Bongbong sa Japan ngayon. So we just hope and pray na hindi matuloy itong mga masasama na pangyayari dito po sa ating bayan. Okay po. So anyway, sabi rito, Japanese Prime Minister Fumio Kishida announced this in a joint press conference with President Ferdinand Marcos Jr. as he vowed to support the administration of the latter in a wide range of areas of cooperation. So ito yung picture mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong with the Prime Minister ng Japan. Tapos nag-meeting din sila, nag-courtesy call and meeting yung ating Pangulo with the Emperor Naruhito ng Japan saka with Empress
anong pangalan nito? Masako. Empress Masako. Ayan po, mga kababayan. So, sabi rito, earlier in the day, Marcos Jr. secured billions of pesos worth of investment pledges from leading Japanese semiconductor and electronics companies on Thursday, citing the need to revitalize business partnership that had gone dormant during the pandemonium, mga kababayan. Kaya nga, yung mataas yung ano, mataas yung joblessness po, dumagdag kasi as a result of the, you know, lockdowns sa pandemonium. Yun ang gustong i-address, mga kababayan, masolusyonan ng ating Pangulong Bongbong. Kaya, aros hindi na po, ano, hindi na po magpahinga yung ating Pangulo. The President's economic team said the investment pledges could translate to more than 10,000 jobs. So at least mabawas-bawasan, mga kababayan, yung mga walang trabaho dito sa ating bansa in the near future. Kishida said Japan's aid will be achieved through the active contribution of the ODA or Official Development Fund at saka yung tinatawag na private sector investment of 600 billion Japanese yen in Japanese fiscal years 2022 to 2023. So ngayon ang taon. So sabi dito, mga kababayan, sa balita, the leaders also reaffirmed the distinct continued commitment to facilitating the steady implementation nitong mga ongoing at future economic cooperation projects through the High-Level Joint Committee on Infrastructure Development and Economic Cooperation toward the Philippines' attainment of the upper middle class income status and beyond. So gusto ng ano, gusto ng ating Pangulo maiangat yung income status to upper middle income ng ating mga kababayang Filipino. Kishida also expressed Japan's intention to contribute to the development of quality transport infrastructure dito po sa ating bansa in light of the Build Better More program, yung BBM program of the Marcos administration, as well as equitable regional development in the Philippines including Mindanao. Gusto rin tayo, mga kababayan, tulungan ng Japan na isulong yung priority agenda ng Marcos administration to maintain the competitiveness of Philippine agriculture and to achieve food security while increasing farm productivity, efficiency, and farmers' income. So, sina President Bongbong Marcos at yung Prime Minister ng Japan, nagpirma po sila ng ano, nagpirma ng Memorandum of Cooperation that will provide a framework that provides a framework for agriculture cooperation such as establishment of the Joint Committee on Agriculture, exchanges on agriculture and rural development policies, cooperation in resilient and sustainable agriculture and food systems, smart technology and strengthening food value chain, among others. So, expect po, mga kababayan, that in the coming months, makikita natin ang pagsigla sa sektor ng agrikultura kasi bubuhusan po siya ng all-out support galing dito po sa mga napirmahang ano, Memorandum of Understanding or Memorandum of Cooperation pala po. The objective para hindi na maulit itong mga kinakaharap nating problema sa mataas na presyo ng mga bilihin by increasing food production po. At hindi na maging issue yung gutom
involuntary hunger, batay sa mga result ng surveys, mga kababayan, na marami yung nagugutom dito sa ating bansa. O ngayon, sa official news release ng Palasyo Malacañang, sabi po ng Palasyo Malacañang in relation sa pagbisita ng ating Pangulo sa Japan, Malacañang said that several Japanese semiconductor firms have pledged to invest in the Philippines, which could help the administration's push for more jobs for Filipinos. Iyan yung mga nawala ng trabaho dahil po sa pandemonium, may pag-asa na po. Diba? Communication Secretary Cheloy Garafil said this after President Marcos Jr. met with Japanese companies engaged in semiconductors, electronics, and wiring. Ngayon, sabi po ng Palasyo Malacañang na itong investment na to na nakuha ng ating Pangulo could generate 10,000 jobs. Marcos would announce the total amount of investment commitment during the signing of the letters of intent. Ngayong araw na to, ayon sa ating Pangulo, mga kababayan, the country's base of engineers, robust workforce, an entrenched network of leading Japanese companies, and demonstrated history of success in the information technology services sectors offers promise for future expansion. With the automotive industry moving toward electric vehicles and autonomous driving, in the printer industry facing challenges related to digitalization and automation, we hope to see you recruit our talented human resources in your research and development activities, sabi po niya doon sa mga kausap niyang negosyanteng Japanese. We have ready workforce, Anya. Tulad ng mga talented engineers, we have plenty of that in the Philippines. Kaya walaan niya gayong problema sa mga manggagawa. Marami sa amin yung makakatulong sa inyo para umunlad yung inyong mga negosyo as you invested in our country. Yan po yung ating Pangulong BBM, a very good salesman. Di ba? Binibinta niya yung mga opportunities dito po sa ating bansa para sa mga mayayamang investors pong Japanese. Ayos! Ayan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Anti-aging siya. Sa mukha naman yung application, twice a day. You will look 10 years younger than your age. Saka, yung mga cancer patients po, try lang po ninyo ito. Di man siya gamot, food supplement siya. Neng siya red mix fruit drink. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, kasi sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger. Ayos? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.